What's up guys? So kain na tayo. Let's go. Let's do it. Kain na tayo. Bago tayo magkwento ng aking buhay probinsya. So, by the way, may ulam. So, kapag nagtitipid po kayo, kapag nagtitipid po kayo ng ulam nyo, isang bukas ito kahapon, buo po kasi ito, buo. Buong tilapia po ito na char shadow. So, ang ginawa ko po, hinati ko siya para po may ulam pa po ako ngayon. Ngayong tanghali. So, hapon pa po ito. So, ganito ang buhay natin dyan. So, magkumain muna tayo. Kasi gutom na ako. So, mamaya na tayo magkwentuhan. Mamaya, parang may tag pa yata itong damit to. Kaya, wait lang. Kain muna tayo, guys. Huwag muna natin pansinin yung tag na yan sa damit ko. Kasi parang hindi ko pa siya natanggal. Nakaloka mga lalabs. So, kain po tayo. Kain. Let's see. Walang puto kahapon, guys. Layo-layo natin na pangkita. Kitang-kita yung aking doon. Ano. Yeah. Guys, kita nyo naman kagandahan ko. Pak na ba? So, kain tayo mga lalam. Sulang sabaw, by the way. Wawa Alberta. So, pag may mga natitirang ulam guys sa akin, halimbawa, inulam ko na siya. Kasi yung iba diba, mga ma-artist sa ulam, kapag naulam na nila, kinabukasan, hindi na nila uulamin. Kapag sanay ka sa hirap ng buhay guys, pagsanay kayo sa hirap ng buhay, sa iyong mga pinanggalingan. Halimbawa, yung kinalakihan mo. So, kapag sanay ka sa kinalakihan mong buhay sa probinsya. So, kapag sanay ka sa kinalakihan mong buhay, buhay probinsya, kasi sa amin guys sa probinsya, doon guys sa amin, nung kabataan ko, Mayroon lang gata ng nyug. Ulam na po yun sa amin. Sold na po yun sa amin magkakapatid na sampo. Diba? Sampo kayo magkakapatid mga lalabs. Sampo kayo magkakapatid. Tapos yung papa ko, mangingisda lang. Ang trabaho ng papa ko is fisherman guys. Minsan uuwi, walang huling isda. Minsan naman mayroong huli, may araw naman na walang huli. So kapag walang huling isda yung tatay ko guys, wala kayong bigas. So pupunta kami sa bundok ng aking mama. So doon maghahanap kami ng makakain. Tapos alam niyo yung parang kiat-kiat guys. Yung para siyang ubi, pero mas masarap siya kaysa ubi. Yung hinuhukay sa kataas-taasan ng mga bundok. Sa bundok yung gay hinuhukay namin. So, yun ang buhay sa probinsya namin, guys. Alam nyo lang ang buhay probinsya. Nako. Pero kung marunong ka lang naman mag-miskarte sa buhay mo, kasi doon, talaga yung hanap buhay doon sa probinsya, guys. Lahat ng tao sa probinsya, hanap buhay doon is magsasaka. Magsasaka kasi hindi ka naman nakapagtapos ng pag-aaral. So, kasi doon sa probinsya, bata pa lang. 14 years old pa lang, nagkakaroon agad ng asawa, anak. Nag-aasawa na, di ba? Kaya ngayon, yung mga kapatid ko, pinapangaralan ko na mag-aral muna ng mabuti. Yung mga boyfriend na yan, iwasan muna. Kasi guys, ang boyfriend, kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, andyan lang yan. So kapag mayroon ka ng study na trabaho, stable pala trabaho. Kung mayroon ka ng stable na trabaho, at kaya mo na, at mayroon kumikita ka ng pera, mag-boyfriend ka rin ng may trabaho. Huwag yung parehas kayo mga. Halimbawa, may trabaho yung lalaki, may trabaho ka rin. At least maganda yung future ng inyong magiging anak.
Paano naman kung magiging asawa mo walang pera, walang trabaho? Ba, tapos, di ba, tapos magkakaroon kayo ng maraming anak. Paano ang future ng inyong mga anak? Di ba? Gaya ka, 10 kayo magkakapatid. So, I sacrifice. Sinacrifice ko yung sarili ko, pati yung pag-aaral ko, guys, para sa mga kapatid ko. So, ayaw ko umiyak. Lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, alam niyo yun, yung 10 years old ka, nasa ibang tao ka na. Nasa ibang tao ka, nagtatrabaho, sa halagang ang sahod mo is, ang sahod ko is, nag-start ako sa 250 pesos na sweldo. 250 pesos na sahod, guys. So, tatrabaho ako sa damitan, tapos paggaling ng Maynila yung ano ko, yung amo ko, pupunta ako sa pier, yung sa pier, guys, kasi doon sa daungan ng mga bangka. So darating yung amo ko, so tulak-tulak ko yung kariton. Alam mo yung karita na malaki, yung parang may gulong siya sa masigilid. Yun, guys, tulak-tulak ko yun. Tulak-tulak ko yun papunta ng pier para sunduin ang aking amo na namili. At itutulak ko yung, kukunin ko yung mga pinamili niya at ilalagay doon, kakarga. Marami siyang pinamili, mga karton-karton. Kaya, guys, ganito, hindi na ako tumangkad eh. Pero yung aking mga kapatid, matatangkad sila, guys, kasi hindi nila naranasan yung naranasan kong buhay. Tapos nung pinangaralan ko sila na yung mga kapatid ko mag-aral muna, bakit nabaliktad ang mundo? Sa huli, ikaw yung magiging masama. Ba't mo ako pinapakialaman? Ganyan. Alam nyo, guys, kaya tayong ano, nagtatrabaho, huwag lahat ibuhos sa mga kapatid or ibigay lahat. So, dapat pala magtira po tayo sa ating sarili. Kasi, paano naman tayo mga single tapos nagtatrabaho? Paano pag tumanda tayo? Di ba? Kawawa tayo. So, I realize na mag-isa ka rin pala kapag tumanda ka. Mag-isa ka rin pala kapag may mga asawa na sila. So, paano naman ikaw pag wala kang asawa tapos single ka? Paano naman mangyayari sa buhay mo, di ba? So, at pag-usapan natin, paano ako napunta sa Maynila sa edad na 13 years old. So, guys, napunta ako sa Maynila nang ang edad ko ay 12 years old. Kahaba ng kwento sa buhay ko, guys. Mga MMK, guys. Kung bakit nga, sa kadahilanan, kung bakit ako naglayas sa aking trinabahuan, sa aming province, sa Aroroy, at hindi ako nagpaalam sa aking mga magulang, at hindi ako nagparamdam ng mahigit 6 years. 6 years ako, guys, hindi nagpaalam kasi sabi ko sa mama ko, gusto kong bumalik ng pag-aaral. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko mag-aaral ng high school. Pero, wala eh. Baon pala ako sa utang doon sa tinatrabahuan ko. Sorry, guys. Baon pala ako sa utang sa tinatrabahuan kong damitan. So, kasi bata pa ako, ito kong alam eh. Sa edad ko, 10 taon, di ba? Tatrabaho na ako. So, baon ako sa utang doon. Baon sa utang. Tapos, wala akong sinasahod. Kasi every week, tuwing linggo-linggo, pumupunta yung mama ko doon. Pumupunta doon, kinukuha na pala ako ng pera. Pero sa akin lang naman, wala yun. At least, kaya nga ako nagtrabaho para sa mga kapatid ko at sa mama ko, sa papa ko, makatulong sa edad na 10 years old. Kasi ginusto ko naman talaga yung trabaho ako. Kasi para doon sa mga nag-aaral ko na iba pang kapatid, para makatulong din. Diba? Kasi guys, nag-aaral ako. Pero, wala rin. Kasi, ang iniisip mo, yung tiyan mong kumakalab. Diba? Yung tiyan mo kumukulo. Kumukulo yung tiyan mo. Wala kang baon, wala kang merienda, wala kang chinelas. Mapasok ka sa school, wala kang chinelas. Tapos yung damit ko, butas-butas. Yun ang buhay sa probinsya, guys, napakahirap. Kaya alam nyo, guys, sa probinsya, sa amin sa Masbate,
mga babae doon, nag-iilad pa lang ng 14 years old. Nako, nag-aasawa na. 14 years old guys, buntis na. Alam nyo kung bakit? Kasi walang nibangan doon. Kasi hindi nila alam kung gaano kahirap kapag may, kung gaano kahirap at kung paano nila maitaguyo ng kanilang pamilya, pamumuhay. Kasi mangingisda ka lang. Tapos minsan wala ka pang huli. Diba? Kaya payo ko sa mga kabataan, mag-aral muna ng mabuti. Huwag unahin yung girlfriend, huwag unahin yung pag-aasawa. Kasi pag-aasawa nandyan lang yan. Kasi kung may maganda kang trabaho, hindi ka aasa sa mga kapatid mo, hindi ka aasa sa magulang mo, di ba? Hindi ka magsisisi sa huli kasi may future ka, may maganda kang trabaho. Di ba? Pero ako pinagmamalat ko yung trabaho ko at least sa dami-dami ng pinaghirap, dami-dami ng pinagdaanan ko sa buhay, sa daming hirap, sa daming pagsubok, sa dami ng struggle, mga pinagdaanan ko sa Maynila. Alam niyo guys, yung pinagdaanan ko sa Maynila, yung sumama ako sa isang tumbo, yung naglayas niya ako sa probinsya. Naglayas ako doon kasi nga wala akong naiipon na pera para magbalik-aral ulit. Kasi nandun na pupunta lahat sa mama ko. So, naglayas ako, sumama ako sa isang tibo, sa isang tumboy, papunta dito sa Maynila. Tamang-tama kasi kumukuha siya ng bantay sa kanyang tapsilugan yun guys, tapsilugan yung pinasukan ko, tapsilugan. Tapos may dalawa siyang pamangkin na lalaki. Yun nga, gwapo. Crush na crush ko yung isa. Ang haba ng hair ko doon guys, ang haba ng buhok ko. So I have doon naranasan ko yung pobia sa buhay ko. Naranasan ko yung pobia, naranasan ko yung makatulog, nanakawan ng mga adik, yung tapsilugan. So nawala lahat, pati pera, pati kinita kasi nakatulog ako. Kalain mo naman, tas mag-start ka magtrabaho hanggang 24 hours ka magbabantay. Sino ba ang hindi makatulog? Di ba? Sino bang hindi makatulog doon? Kasi mag-isa lang ako. Tapos sila natutulog. Di ba? Tapos yung kanyang dalawang pamangkin na lalaki natutulog. So, ano naman ako, di ba? Puyat na puyat. So, alam nyo, alam nyo yung guys, lahat ng paninda doon, lahat ng sigarilyo, useless yung pera na kinita ng simula umaga hanggang gabi, nawala. Diba? Kasi bata pa ko noon eh. Tungkol mga 15 years old ako guys. Naku, 13 years old ako napunta ng Maynila guys. 13 years old. So umuwi ako ng probinsya siguro mga 17 years old na ako. Or 18 years old. So yun, hindi ako pinasahod ng amo ko ng dalawang buwan. Tapos nagkaroon pa akong pubuya doon sa kanyang pamangkin na dalawang lalaki. Dahil muntik ako muntik ako ma-carry bombong guys, ng dalawang lalaki. Pilit akong pinapaano sa ano nila, sa mga saging nila. Kaya pala habang naghuhugas ako ng plato, yung kanyang pamangkin na matangkad, tapos guwapo, crush ko nga yun. Kaya pala habang pag dumadaan siya, hinahawakan niya yung aking puwet. May puwetan ng iba natin, hinahawakan niya. Sabi ko, bakit niya hinahawakan ako? Anong gusto ko? Pero nang time na yun, nabinastos ako, at pilit nila akong hinahawakan, tulog ako ni. Biglang pumunta doon sa kwarto ko, tapos silang dalawa magpinsan yun, hindi lang dalawa magpinsan. Pinasok ako sa kwarto. Nang time na yun, nagulat ako kasi nandun sila sa loob at hinuhubaran ako doon. Hinuhubaran nila ako. Tapos nang time yun, pag-gising ko, hubad ako. Oh my God!
natakot ako kasi nahawakan ako dito sa kamay. Sabi ko, ayaw ko talaga. Tapos ng time na yun, tinakot nila ako na ganito, kapag hindi ako pumayag, kapag sinumbong ako, may mangyayari sa akin na hindi maganda. So, nung time na yun, hindi ako nang sumbong, pero walang nangyari kasi sabi ko, hindi ko po talaga kaya. Hindi ko po nararanasan yan, mga ganyang bagay. So, nakiusap po ako sa kanila. Sabi ko, hindi po ako magsusumbong, basta wag nyo lang pong gawin. Kasi hindi ko po talaga kayang ganyan. At hindi po ako katulad ng ibang mga bakla na kapag itinutok na po sa kanila, ay kanilang isusubo na. Pero hindi po ako ganun. Kaya bata pa ako noon. So, nung time yung nagkaroon ako ng nervous. So, doon po ako nung time yung naglayas po ako doon. Kasi sa takot ko po na baka maulit at baka yung sinasabi nila sa akin na may mangyayari sa akin, hindi maganda. So, nung time na yun, naglayas po ako. Meron po akong sinamahan. Dahil po, pagsubok sa buhay ko. Meron po akong sinamahan ulit na another tibo ulit. Tumboy ulit. Tapos, nagtrabaho po ako sa isang bahay. Pinasok po ako doon ng tumboy sa bahay. So, wala po akong padadalang damit kasi iniwan ko po doon sa una kong pinasukan sa San Juan, Manila. So, iniwan ko po lahat yung damit ko doon para hindi po ako mahala. So, sulong damit lang po ako. Sulong damit lang po yung sa katawan ko. So, hindi ko po nadala mga gamit ko. Kasi nang time na yun, talagang takot na takot talaga ako. So, gabi yun, guys. Ito pa, naglalis ako doon ng gabi. Tapos, meron din ako nakasalubong. Grabe talaga ang pagsubok sa buhay ko. Buti na lang, guys, ginaguide ako ni Lord. Alam nyo yun, yung may nakasalubong ako na isang addict na galing sa bar. Tapos, mag-isa lang ako naglalakad. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Alam nyo yun, hindi ko alam kung saan ako patungo. Tapos, nung time na yun, tinawag ako nung lalaki na yun. Tapos, nung time na yun, may gustong ipagawa din sa akin nung time na yun, guys. Yung pinipilit niya akong ipaano yung ano niya. So, nung time na yun, talagang takot na takot ako. Nanginginig talaga ako sa takot. Kaya, guys, alam nyo, may pubiya talaga ako dyan. Nung time na yun, nabuti niya lang may dumaan na pulis. Nung time na yon tumakbo talaga ako nung mabilis na mabilis. Tumakbo ako doon, guys. Tumakbo talaga ako. Humingi ako ng tulong doon sa pulis. Sabi ko may gusto akong gawa ng hindi maganda nung lalaki na yon. So, yun, hinuli ng pulis. So, humingi ako ng tulong. Tapos, merong tumulong nga sa akin. Yung tumboy na napunta po ako sa Malabon, Butas doon. Doon po ako nagtrabaho po ako sa bahay, tapos all around po yung trabaho ko, naglalaba, namamalansya, nag-aalaga ng bata. So siguro mga ano din ako doon, mga 2 years po ako doon, tapos lumipat po ako ng trabaho, napadpad po ako sa isang salon. So doon nag-start ako magwalis-walis. So tinulungan ako magwalis. Kasi gusto ko na nga umuwi ng probinsya. So nagpatulong ako doon sa bakla na kung pwede kahit walang sahod, dito muna ako sa inyong, dito muna po ako kahit po walang sahod, okay lang po. Basta may makain ako, may matirahan. So tutulong na lang po ako. Doon naman sa trabahuan ko sa Malabon, okay naman yung mga amo ko, mabait. Mabait sila. So, hindi ko lang alam, pero may anak silang dalawa. So, tumbo yung aking amo noong mababait, tibo. So, pero nagpaalam ako rin na umalis ako kasi gusto ko. Kasi ang sahod ko doon, ano lang eh, nasa 800. 800 lang po yung sahod ko doon, pero all around po ako. 800 po yung sahod ko doon. So, meron din ako naipon doon sa loob ng dalawang taon. Siguro mga 5,000 pesos. Yan, 5,000 yung naipon ko doon. Tapos, umalis ako, ganap ulit ako ng ibang trabaho. Yun, napunta nga ako doon sa salon, sa bakla. Alam ko pa yung pangalan niya. Si Arthur. Ayan, si Kuya Sir Arthur. Ang pangalan niya. Bakla din yun. Bakla. Napakabait. Tinulungan ako. Taga Bicol din siya eh. Taga-Bicol siya. So, magkababayan kami. Tinulungan niya ako. Tapos noon,
Dinala din, pagkatapos noon, siguro 2 taon din ako doon. Tapos, sumama ako sa kanyang pamangkin, papunta ng Bicol, Erosin, Bicol, Sorsogon, guys. Tumagal na naman ako doon ng dalawang taon. So, malapit na yun sa amin, kaso nga hindi ko alam kung paano umuwi ng time na yun. So, hindi ko alam, kasi Bicol pala, malapit na yun sa Pilar. So, kailan isang sakay na lang yun, guys. Pwede na ako pumunta sa umuwi sa amin. So, ayun nga. 2 taon ako doon sa Erosin, Sorsogon. So, doon, namuhay nang wala. Doon ako sa tumira sa akin, sa nanay ng kaibigan ko. Iniwan ako doon ng kaibigan ko sa nanay niya. So, doon, ginawa akong katulong. Walang sahod. Makain lang. So, may matirahan ka lang at hindi ka maggala-gala sa lansangan. So, hanggang sa time na nakahanap ako ng amo na mabait, tinulungan ako na makauwi. Tinulungan ako makauwi sa amin. So, nagtrabaho ako sa kanila ng 6 na buwan. So, yun, hinatid ako ng nagtrabaho ko doon, alaga din ng bata all around. So, yun, nakauwi po ako sa amin sa probinsya. So, alam niyo, you guys, kahit anumang pagsubok sa ating buhay na darating, yan po ay mga pagsubok lamang na ibinibigay sa atin ni God kung malalagpasan natin, di ba? Malalagpasan natin. Diba kung nananalig ka talaga sa Diyos, sa may kapal, always pray na malagpasan mo yung mga pagsubok sa buhay mo na darating. Kasi kapag may pananalig ka sa Diyos, ibabalik ka sa iyong mga ibabalik ka sa pamilya mo ng Diyos ng buo at buong buhay, di ba? At pagdating ng araw, eto na, maganda na yung buhay mo, maganda yung magiging trabaho mo. Yung pala ay daan sa akin ni Lord na ginawa ko to, naglayas ako sa magulang ko. So, kung ano mo yung mga pagsubok na ibibigay ko sa'yo, kayanin mo. Kaya, alam nyo guys, ng time ngayon, nanalig ako sa Diyos, lalo ko nang dadasal na sana makauwi ako ng okay. Nang time na yun, nakauwi din ako ng probinsya at hindi po akalain ng aking mga magulang. Hindi po akalain ng aking mga magulang na buhay pa ako. Alam niyo yun, yung pag-uwi mo na sabihan ka ng magulang mo, hindi ka nila kilala. Nagulat yung papa ko, yinakap nila ako. Alam niyo yung hindi nila talaga alam na kung ano yung palagayan ko dito sa Maynila, kung ano yung buhay ko na pinagdaanan ko sa... Amayin ko, kinuwento yun sa magulang ko, yung mga pinagdaanan ko sa Maynila. Kinuwento ko, okay lang po ako, wala akong masamang nangyari. Alam niyo yun? Kasi yung lahat ng pangarap ko na yun ay para sa mga magulang ko. So, nang pag-uwi ko na yun, nagbalik ako ng pag-aaral. So, tinapos ko yung yung hindi ko natapos. So, tinapos ko siya. Tapos ng time na yun, hindi ko na pinagpatuloy yung high school. Kasi, alam nyo yun, yung makikita mo yung mga kapatid mo. Walang bawang sa eskulahan, napakahirap talaga. Hindi ko ma-explain. Dahil napakahirap talaga ng buhay sa probinsya, guys. Kaya, lahat ng ito ginagawa ko. Lahat ng ito para sa mga kapatid ko, para sa magulang ko, at para sa papa ko na wala na. Lahat talaga ng pangarap ito para sa papa ko, para sa mga kapatid ko, na gusto ko silang maiahon sa kahirapan, gusto ko silang mabigyan ng magandang buhay, gusto ko silang gusto ko mapahiga sa kama or malambot na higaan, mabilihan ng tahanan yung mama ko. Kasi wala na akong papa. Yung papa ko kasi, siya talaga yung tanggap ako kung ano ako, pinagmamalaki niya ako. Kapag umuwi ako, andyan na yung bakla ko na tumutulong sa akin, andyan na yung bakla ko na napakasipag, ganyan. Alam niyo guys, simula nung mawala yung papa ko, 3 years na ngayon, alam niyo yun, yung parang lahat ng pangarap ko, lahat ng pagsisikap ko, parang gumuho. Ang hirap pala kapag wala na kayong tatay.
Mahirap kapag wala na kayong mga magulang sa buhay na mama mo na lang ang meron ka. Kaya guys, kayo na may kumpleto pa yung mga magulang nyo, kumpleto pa yung mama nyo, papa nyo, nagsasama. Sana mahalin nyo sila guys. Kasi hindi mo na masasabi sa papa mo or sa mama mo pag wala na. Kasi wala na sila, hindi mo masasabi na, pa, mahal na mahal kita. At kahit ano man mangyari, para sa iyo ito lahat. Pero wala na. Kaya kapag naaalala ko, laban lang para sa mga kapatid na mabigyan sila ng magandang buhay, matulungan. So guys, yan lamang yung mai-share ko sa inyo kasi ang haba ng kwento ng buhay ko. So thank you so much guys and don't forget to subscribe. Thank you so much. I love you all.